Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Matthew 4:4. Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po sa ating discipleship training. Akin pong binabati ang lahat ng ating mga taga-subaybay every Tuesday and Thursday, 8 p.m. At minsan pa binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na muli magkakasama-sama po at pag-aralan pa ang salita ng Panginoon. The purpose of this discipleship training is to help believers to become deep and pursue Christ-likeness through the light of God's Word. Naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. But we can only experience the power of God's Word not only in hearing, receiving it, but most especially applying it in our lives. So mahalaga po ito, ang tawag po ng Panginoon sa mga nakinig ng salita ng Diyos at ito po'y isinasagawa. Is a wise builder. We are building our lives every day. At dapat malinaw lang kung saan natin binibuild ang ating buhay. Dapat doon sa solid and unshakable ground, none other than the Word of God. So akin pong binabati ang lahat ng mga kapastoran na makamanggagawa kay Kristo na masugid pong sumusubaybay sa ating pong discipleship training, ganun din ang kanilang pamilya. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, patuloy po tayong bigyan ng divine wisdom, knowledge, and understanding from God. And of course, the Lord also bless those who are leaders and workers, helping, supporting, loving, respecting their pastor. Pagpalain po kayo ng Panginoon, higit po sa inyong inaasahan, kalaki po ang inyong pamilya. And of course, sa mga members na ever supportive po sa kanilang church, sa kanilang pastor, i-bless kayong lahat ng ating Panginoon. And of course, binabati rin po natin ang mga first time lang po, ano? Mga first timers natin na ngayon pa lamang po kayo nakakapakinig at nakasama dito. Welcome din po kayo, mga kapatid. At nawa, ito po pag-aaral natin, bahagi rin po natin sa iba, lalo sa mga kapatiran na ibig nyo makarinig din ng sariwang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Ganon din binabati natin ang mga kapatid na nasa iba't ibang bansa. Of course, sa kanila po ay sa ibang dako po ng bansa, sa buong mundo ay araw po ngayon. Binabati ko po ang mga taga Canada. Okay, welcome po. At ganon din mga taga US. Also sa Spain, sa Taiwan, ganun din sa Middle East, ano, sa Saudi Arabia, yung mga nariyan po sa Kuwait, sa Qatar, i-bless po kayo ng Panginoon. And of course, sa New Zealand, ano, mga taga-Ireland, bless po kayo ng Panginoon at patuloy kayong ingatan at lalo pa kayong i-prosper ng ating Diyos. At saan man kayo pumaroon, ang presensya ng Panginoon suma inyo. Of course, from Indonesia, Italy, Australia, sa Yemen, sa Oman, bless po kayong lahat ng ating Panginoon, sa Hong Kong, at ganun din po, dyan po sa Taiwan, ano, i-bless po kayong lahat ng ating Panginoon. Thank God for giving us once again this wonderful opportunity and privilege to hear His Word, and this is our joy to really serve God with all our heart, soul, mind, and strength. At bago tayo magpatuloy, I would like to invite each one of us or everyone to join me in a word of prayer. Father, we thank you for this wonderful privilege and opportunity you've given us once again to hear your word. We pray for your divine intervention, divine outpouring of your wisdom, knowledge, and understanding. We also pray that you will continue to enlarge the capacity of our spirit in order for us to receive the power of your word that will transform our lives into Christ-likeness. Panginoon, patuloy kong dalangin lahat ng may mga karamdaman sa kanilang katamang lupa sa mga sandaling ito, anumang klaseng sakit o karamdaman ang meron sila. In the name of Jesus, I pray for God's divine healing to flow into your body right now. God is not limited by distance, space, or time.
God is touching you right now in the name of Jesus Christ. Receive your healing. Receive your deliverance in the name of Jesus. You are healed in Jesus' most powerful name. I also pray, Father God, for your divine provision to be released upon your people, especially those who are in need at this very moment. In the name of Jesus, Father God, I pray that you will open the heavens and release the provision that your sons and daughters need at this very moment. In the name of Jesus, those who are seeking for a job, seek and you shall find, ask and it shall be given, knock and the door will be open. Receive your portion tonight in the name of Jesus, and may the peace, the joy of the Lord will flow like a mighty river in your soul, in your hearts, in your minds. In the name of Jesus, I pray, God, Holy Spirit, from the beginning until the end of our study, continue to speak to us in a very powerful way, and we welcome your presence in our midst tonight. We bless you, we worship you, we glorify your name in all the earth. Be exalted. And we pray, Father God, and receive our miracles tonight, our healing, the peace of God, the joy of the Lord, the strength of God, and most especially the blessings of God's word that will empower and establish our faith for us to become victorious in every battle that we're about to face. We give you praise and we give you honor. All the glory belongs to you alone, and we pray all these things in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and King, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos at salamat sa pagkakataong ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin upang patuloy siyang mapaglingkuran, patuloy siyang ating masunod o ating pong maranasan ang Kanyang kabutihan. First, and see that the Lord is good. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, welcome po sa ating discipleship training na ginaganap tuwing Martes at Huwebes alas 8 po ng gabi. Okay, sa purihin ng Panginoon, at live rin po tayo ngayon sa YouTube. So please do us a favor to share this message to your friends and loved ones in order for them to receive also the now word of God. When you speak about the now word of God, it is the word for the season. Pag sinasabing word for the season, it is where you will going to receive the fresh word from heaven, from God, so that we can move with Him in the season where we are in right now. So purihin ang Panginoon, at pagsabing word for the season, it is the relevant message of God, Holy Spirit, for His children, for His sons and daughters, in order for them to move with God so that they will be able to do what God wants them to do, and they will be able to fulfill their God-given assignment. Muli, welcome po at magandang gabi sa ating lahat. So we are in the continuation of our study entitled Winning the Battle from the Inside Out. At tayo po ay naroon sa mga biblical prescriptions on how to defeat the flesh. Okay, so ngayon pong buwan ng Pebrero ay talagang lagana po ang makikita natin sa social media, makikita natin sa maramdaman sa kapaligiran, ay talaga itong tinatawag nilang buwan ng mga puso. But again, I will not be discussing the love of man, but we will discuss the love for God and the love of God to us. Siguro yan po ang mas relevant na pag-uusapan natin, because our love for God and God's love for us, ito po yung eternal, ito po yung mapapakinabangan natin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa kabilang buhay, lalo na po sa walang hanggan. So, sa ating pagpapatuloy, biblical prescriptions on how to defeat the flesh. I'll begin with this statement that the greatest enemy of a person, whether he is a believer of Christ or not, is none other than his flesh or himself. So mahalaga po na maunawaan natin ito, at ang Bible po ay mayroon pong
pinakita na reference to Galatians 5:16 to 17, it says that walk with the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. For the flesh and the Spirit are in contrary with each other. That is why you are not able to do what God wants you to do. I am paraphrasing it, but that's the context of that verse. So, ibig sabihin, ang laman at ang espiritu, okay, ng Diyos ay na nasa sa atin, ay mayroon pong battle every day. And that battle happens on the inside. Kaya nga ang ating title sa pag-uusap ating minsay is Winning the Battle from the Inside Out. Because if we learn how to win the battle from the inside, it will be easy for us to win the battles on the outside. Pero the question is how? I'll show you biblical examples. Great men of God who fell because they give in to the desires of the flesh. The flesh has three major okay, a component that will that if not pag hindi tayo nagiging watchful, if we are not aware, hindi po tayo pwedeng hindi po ito basta-basta. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So let me show you para ho makita natin gaano kahalaga at ka-relevant itong ating pinag-uusapan ngayong gabi. So, dito makita natin David, the man after God's own heart, though he was a lover of God and a lover of his word, but because he gave in to the desires of his flesh when he saw Bathsheba, lust of the eyes, he commanded one of his soldiers to take her and bring her to him. Okay, lust of the flesh. Okay, and Bathsheba got pregnant, and David possessed a pride of life that he was not willing to face his sin and take full responsibility of the consequences of his what he did. That is why nakapasok ko. Tandaan natin itong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, hindi po ito inseparable. Itong tatlong ito, ito po ay palaging magkakasama. Once na makapasok yung isa, sasabay yung dalawa. Samson, the strongest man on earth. Okay, God had given him a special blessing. Napakalakas niya. Okay, when he saw Delilah, lust of the eye. Okay, he liked her. Okay, at talagang hindi siya pumayag na hindi mapasakan niya si Delilah. Lust of the flesh. But when his parents, okay, reminded him, you are a Nazirite, you are a servant of God, you should not do this wicked thing before his very eyes. What Samson did, he neglect and disrespect his parents' pride of life. Napansin niyo, itong tatlong ito, tuloy-tuloy. Now, isa pa example, ano? Para clear sa atin, Adam and Eve. Okay, si Eva, nung kausap niya si Satanas, saan yung ahas, ang sabi ni Satanas, talaga bang hindi pinapakain sa inyo ng Diyos itong mga bunga ng puno sa halamanan? Sumagot siya, hindi naman pinapakain, pero maliban yung nasa gitna, yung puno ng mabuti, kaalaman ng mabuti't masama. Okay, at ang sabi niya, kami ito pinagbabawal sa amin ni huwag itong hipuin. So dito makita natin, siya po niloko ni Satanas at ang sabi, ayaw lang ng Panginoon pakain sa inyo kasi maging katulad kayo ng Diyos. Okay? Magkaroon ng punong-puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Okay? At alam niyo na, ang sabi ng Bible doon sa Genesis 3, 5 and 6, ano makikita natin dyan, naging maganda sa paningin ng babae ang bunga. Last of the eyes. And then ang sabi roon, mukhang masarap sa kanyang paningin ang bunga. Lust of the flesh. The number 3, mapapansin nyo sa Genesis 3, 5, and 6, anong sabi? At inisip niya na maging mainam o maganda ang magiging magkaroon ng kaalaman katulad ng Diyos. Pride of life. Siguro sa tatlong example na pinakita ko, Adam and Eve, the first man created by God,
David, the man after God's own heart, and even Samson, the strongest man ever. Mula kay Samson, wala na pong pumalit eh. But these three great men, okay, fell because of giving up to the desires of the flesh. Mga kapatid, wala pong nagbago. Ang demonyo na nangloko kay Adan, kay Eva, maging kay Samson at David ay parehong demonyo rin na nanlulokot ng dadaya sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya ngayon. Mas malala na siya ngayon kasi in the days of Adam and Eve, existing na po ang kaaway. Naroon na po siya. Kaya sa ngayon, he is the master of deception. And the only way to defeat, the only way to destroy the lies of the devil, it is none other than the word of God. Kaya nga po, kung tayo man ay tatanggap ng prescription para matugunan yung ating kahinaan, para pagtagumpayan yung ating kahinaan sa laman, hindi po tayo mag-acquire ng prescription galing sa sanlibutan. Kasi lahat ng galing sa sanlibutan, pansamantala. So, saan tayo kukuha ng prescription na dapat natin gamitin, sundan upang hindi na magtagumpay ang laman, bagkus matuto tayong sumunod sa Espiritu ng Diyos. Says in Jesus said, in John chapter 6, verse 63, listen carefully please. The Spirit gives life, and the flesh counts for nothing. When you speak about the flesh, it counts for nothing. Jesus said, the word I have spoken to you is full of spirit and life. Kaya kung mayroon tayong i-acquire na prescription, i-acquire na strategy, i-acquire at dapat makuha na pamamaraan, ito'y walang iba kundi pamamaraang galing sa salita ng Diyos. That is why napakahalaga talaga ang pakikinig sa salita ng Diyos, pag-aaral sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, higit sa lahat ang pag-a-apply ng salita ng Diyos. Kung kayo po nakikinig sa akin ngayong gabi, at itong mga bagay na ito patungkol po sa ating word life, sa salita ng Diyos, pag hindi po tayo malalim. Nawa po, sa isang araw, hindi natin kinaliligtan ang mag-aral ng salita ng Diyos, magbubulay-bulay salita ng Diyos, at i-apply ito sa ating buhay. Para lang po yung pagkain. Hindi tayo pumapayag na hindi makapag-almusal, hindi makapananghalian, hindi makapaghapunan. Okay? Bakit? Kasi ayaw nating magutom. Ganun din dapat sa ating espiritu. Kung kaya natin magbasa sa umaga, magbasa sa tanghali, magbasa sa gabi, para tayo po'y mapuno ng salita ng Diyos. When the devil and the Lord Jesus Christ, nagkaroon sila ng face-to-face, okay? At ang demonyo, ang kanyang task ay pabagsakin ang Panginoong Jesucristo, because Jesus, when He came to earth, He became man. Ulitin ko ha, take note of my word. He became man. He is God, but He became man for one purpose, and that's to save, and that is to save us and to redeem us from the power of sin. Now watch me now. When He had an encounter with the chief devil, Satan himself, ginamit ni Satanas ang lust of the flesh. Ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Why? Because Jesus was so hungry because he fasted for 40 days and 40 nights. Nagtandaan, kung saan pong ating kahinaan, yung pong aatakihin palagi ng kalaban. Okay? At lagi tandaan, wala pong tukso na ino-over ang demonyo sa isang tao na hindi niya kayang gawin. Jesus is able to turn that stone into bread. Jesus, instead of obeying the devil or giving up to the temptation of the devil, He answered him back. It is written, the word of God. Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God.
So first time in the history and first time sa buhay ni Satanas, bumagsak at hindi umasa yung kanyang pandaraya kay Kristo. Dinala niya ito sa tuktok ng templo at doon sinabihan, tumalim ka dahil nasusulat. Watch me now. Even the devil is study the word of God. Dahil nasusulat. It was not Jesus, it was the devil telling him nasusulat. Kanyang isusugo ang kanyang mga anghel upang ikaw ay iligtas at huwag masugatan ng iyong mga paa sa bato. And I researched it and I found it in Psalms 91, verse 10 to 11. Take note, it was the devil. Kung ang demonyo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at alam ng salita ng Diyos, hindi ba't masakyan dapat ng mga anak ng Diyos? That is why marami hong mga mananampalataya ang mabilis madaya, mabilis bumigay sa tukso ng kaaway dahil wala pong lalim at wala pong pundasyon sa salita ng Diyos. Hindi nag-aaral, hindi nagbubulay-bulay, lalo tigit sila at hindi apply. Anong i-apply kung wala namang binasa at wala namang pinagbubulay-bulayan? Nagkaunawaan po tayo. Just open your spirit, just open your mind, open your heart so that you will be able to receive what God wants you to receive tonight. So, sumagot ang Panginoon. Pansinin niyo, sumagot si Kristo. Nasusulat din naman. Nakita natin. Even if the devil is copying the word of God, the word of God is powerful. No problem with it. But, lagot tandaan, salita ng totoo ng Diyos ang kinukot ni Satanas, but lagi niyong tandaan, anumang quote natin ang salita ng Diyos, anumang deklarasyon natin ang salita ng Diyos, pag yung quality ng buhay natin, hindi po karapat dapat sa paningin at pananaw ng Diyos, wala pong bisa yung ating deklarasyon. Declare the word, but it is the quality of his life. He is a disobedient creature. Okay? So, sumagot ang Panginoon, nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nariyan po yan sa Old Testament. So, ibig sabihin, Jesus is a man of the Word and a man of the Spirit. Kabisadong kabisado niya ang salita ng Diyos. In fact, He is the Word of God that was made flesh. Now, watch me out. Number three, the last of the eyes. Dinala siya sa tuktok ng bundok. At pinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo at ang lahat ng karangyaan nito. At ang sabi ng demonyo, watch me now, ibibigay ko lahat ito sa iyo kung sasamba ka sa akin. Mga kapatid, the devil thought that the riches of this world was turned over to him. It was given to him. But in reality, kung pansinin nyo sa Genesis 3, ang sabi ng babae, dinaya ako ng ahas. Ang ibig sabihin na acquire ni Satanas ang paghahari-harian pansamantala dito sa sanlibutan dahil sa pandaraya niya sa tao. Kaya ang tao, para makapalumbalik siya doon sa original plan ng Panginoon to rule and take dominion sa buong mundo, kailangan siyang makabalik sa koneksyon niya sa Diyos. At ang tanging paraan para maikonnect ang tao sa Diyos, kailangan siyang dumaan sa isang mediator na galing sa Diyos. And the Bible says, Jesus is the mediator between the man and God because he has the nature of God. At the same time, he has also the nature of man. Kaya siya lang ang karapat-dapat. Kaya he is the way, the only way, the only truth, and the only life. And no one comes to the Father except through him. Once na tinanggap natin ang Panginoon, once na reconnect tayo sa Diyos, sa God the Father, through faith in Christ Jesus and by the power of God, the Holy Spirit, what comes next? Lahat ng pandaraya ng demonyo sa'yo, pamilya mo, maging sa buhay mo, ay mapuputot, mawawasak lahat. At ikaw ay makapanumbalik na sa iyong original calling mula sa Panginoon to take dominion. Kaya anumang pagsubok, anumang problema, anumang hamon sa buhay, you are more than a conqueror. Malinaw po, mga kapatid.
So, importante po yung salita ng Diyos. Kalimutan niyo na po lahat. Basta huwag yan makaligtaan ang mag-aral, magbubulay-bulay at mag-apply ng salita ng Diyos. Because at the end of the day, heaven and earth will pass away. Jesus said, but my word will not pass away. It will surely come to pass. Magaganap talaga eh. And God will never turn his back, or he will never turn against his word. Pag sinasabi ng Panginoon, gagawin niya. At ang Panginoon ay palagi pong gumagawa base at ayon sa kanyang mga salita. So one of the biblical prescriptions on how to defeat the flesh is this: prioritizing the principles of the kingdom. What are the principles of the kingdom? Saan ito mahihanap? Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. When you speak about principles of the kingdom, these are the things that really matters to God. Mga kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos, nung ating tinanggap ang Panginoon, ang Diyos po'y nagpapakilala sa tao, hindi bilang presidente, hindi bilang prime minister, nagpapakilala siya bilang hari. At hindi siya basta-basta hari, he is the King of Kings and the Lord of Lords. So in short, when you receive and put your faith in Jesus, you belong now to a kingdom. And a kingdom is ruled by a king. And he is not a simple king. Once again, he is the King of Kings. Now, sa isang kingdom, sa isang country, ito po ay ginogovern ng constitution. Anong purpose ng constitution? To put or constitution or law, ito po ang purpose is to put order. Ang batas ay nagbibigay ng order sa isang bansa. And the law, laws and principles in the kingdom is none other than the word of God. Ang isang naman na yan ay nabubuhay sang ayon sa batas at sa mga prinsipyo ng kaharian ng langit. Siya po ay magiging kalugod-lugod sa hari, nakukuha niya ang pabor ng hari, at dahil nakuha niya ang pabor ng hari, ang hari naman ang magre-release ng biyayang apaw-apaw rumaragasa sa buhay ng mamamayan na ito. At ang sabi ng Bible, tayo po'y mamamayan ng langit. Philippians 3:20. Now, the moment ang isang mamamayan is sumalungat, nag-disobey, nag-rebelde. By the way, sin is rebelliousness against God. The moment ang isang mamamayan ay nag-rebelde, ang batas ay mayroong blessing, mayroon din itong punishment. Automatico magte-take effect ang lahat ng gagawin ng isang tao base sa provision ng batas. Kaya pag ito'y ating sinunod, at dahil paano natin masunod? Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be able to do everything written in it. Ano po ang purpose? Ba't kailangan natin i-meditate ito araw at gabi? Dahil upang masunod natin lahat ng nakasulat, hindi po ilan, kundi lahat. At anong kasunod? And your life will become prosperous and successful. My friends, brothers and sisters in Christ, kalooban po ng Diyos na hindi po ang isang mananampalataya hikahos, bagkos siya po'y punong-puno ng tagumpay at punong-puno ng pagpapala at punong-punuho ng kasaganaan. Bakit? Will ni Lord na i-bless ang isang mananampalataya ang kanyang anak. Provided na siya po ay sumusunod, siya po ay lumalakad at nabubuhay ayon po sa salita ng Diyos na siyang batas at prinsipyo ng kaharian. Nagkaunuan po tayo. It is very clear, will ni Lord, na i-bless tayo. Bakit? Kasi pag ang isang mananampalataya anak ng Diyos ay binless ng Panginoon materially, financially, siya ang magiging kingdom supplier para ma-advance ang kingdom of God dito sa lupa.
That is why ang demonyo nagwawala, alam niya maiksi na lang kanyang panahon. Ginagawa niya ang lahat ng pangdaraya, pagsisinungaling, at pagbigay ng kung anong-anong bagay sa mga mananampalataya para huwag tayong mag-focus sa pag-aaral ng salita ng Diyos. But tonight, this is our evening. Huwag po kayong bumitaw, stay po kayo. Kung pwede, share niyo po ito sa iba para marinig nila. Okay? So prioritizing the principles of the kingdom. Let us live our lives according to what the Bible says. And let me declare this with boldness and courage. The word of God is final. Treat God's word with high urgency and high priority. It is final. Huwag po natin gamitin ang salita ng Diyos para baguhin ang iba. Gamitin natin ang salita ng Diyos para tayo po'y magbago. Hindi po ang salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa atin because it is the final authority. Tayo po ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Kung ano man ang ating marinig tuwing may nangangaral, i-adjust natin ang sarili natin because God wants to align our lives according to the standards and according to the principles of heaven. Hindi ang heaven, hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust sa Diyos at sa kanyang mga salita. Malinaw po, mga kapatid. So pinag-usapan natin, what are the things that matters to God? When it comes to the spiritual things, it is none other than our intimacy. So mabilis natin daanan, gamitin natin ang man after God's honor to David. David committed adultery with Bathsheba, but he repented and the Lord forgiven him. Tingnan natin itong kanyang sinasabi. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Uhaw sa Diyos. Mahalaga sa Panginoon ito, mga kapatid. Uhaw ka sa Diyos sa kanyang salita at sa kanyang presensya. Inahantulad ni David yung uhaw sa Diyos katulad ng pagkauhaw ng isang usa sa batis. Ang usa po ay handang maglakbay ng milya-milya. Wala pong kaso sa kanya kung ilang milya ang buwin. Basta mahanap lang yung batis. And once na makita yung batis, ito po ay kanyang pupuntahan at doon siya nare-refresh. Watch me now. If we continue and allow ourselves to be hungry and thirsty for God's word and His presence, then the Lord will be the one to satisfy us spiritually. And if we are spiritually satisfied, bonus na lang po ang mga pagpapalang material, physical, or financial. These are just bonuses from God. Pangalawa, Psalm 27 verse 4, one thing I ask from the Lord is only do I seek that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Pinag-usapan natin ang nakaraan na pinakita dito ni David na although siya po ay mayamang-mayaman na, siya po ay influential, powerful, hari ng kanyang kapanahunan. Pero pinakita ni David that the things of this world are all temporary and temporary things or temporary things cannot satisfy our eternal or spiritual needs. Ang spiritual na pangailangan ay nasasatisfy lang sa spiritual na pamamaraan. At pinakita ni David sa atin kahit siya ay mayaman, influential, hari, makapangyarihan, naroon na sa kanya halos lahat dito sa libutan. Pero pinakita niya bilang man after God's own heart, ang mahalaga lang sa kanya, isang bagay. At anong bagay na ito? Ang manahan sa templo ng Diyos. Kailan? Sa lahat ng sandali ng kanyang buhay. Anong gagawin doon? Para tingnan ang kagandahan ng Diyos at patuloy siyang hanapin doon sa kanyang templo. The sad reality today, marami pong mga tao, including some believers, they are looking for their satisfaction the things of this world rather than being satisfied by God. Kaya ho, nakakalungkot man tingnan ng katotohanan. It's too easy for others not to value spiritual things. Pinagpapalit ito sa mga pansamantalang mga bagay sa mundo. Ngayon,
Napakadali na lang sa mga mananampalataya na huwag tumalo sa gawain. Napakadali na lang na hindi seryosohin ang mga bagay spiritual. Ako po ay tahasang magsabi sa bawat isa. Anuman ang hindi mo pinapahalagang bagay patungkol sa Diyos, gawain ng Diyos, salita ng Diyos, pangangaral ng inyong pastor para kayo ay dalhin palapit sa Diyos. Pag ito'y hindi mo pinapakinggan at ito'y iyong binabaliwala lamang, ang lahat ng mga pangangaral na ito ang siyang gagamitin ng Diyos panghatol sa iyo. Mainam po na pag tayo nangaral, totoo at sinasabi natin ang katotohanan. Because whether we like it or not, one day, isang araw sa buhay natin, lahat tayo haharap sa ating may likha. Magsusulit tayo sa lahat ng ating ginawa. Kaya man ulihin, pagsusulitan natin lahat sa harapan ng Diyos. Kaya siya nagpapadala ng maraming lingkod. Mga nangangaral lang tapat at hindi sinusugarcoat ang kanyang salita. Upang sa ito, oras ito'y mapakinggan mo at kung ikaw nasa inaccurate na kalalagayan, naroon ka sa kasalanan, makukonvict ka ng salita ng Diyos. At kung ikaw naman ay naroon sa isang maapoy at talagang marudog na paglilingkod sa Diyos, lalo ka pang magliliyad sa pagmamahal mo sa Diyos. Yan po ang nagagawa ng isang pangangaral na talagang isinasabi at ipinapahayag ang salita ng Diyos ng tuwiran. Walang isinasaalang-alang. At hindi po dapat natin isasalang-alang ang pangangaral ng salita ng Diyos because wala tayong piniprotektahan. Okay? Ang piniprotektahan natin at ang ating isinusulong ay ang Diyos at ang kanyang salita. And God is the respecter of men. And the sad reality, marami po mga mangaral. Hindi na masabi ang katotohanan kasi maraming isinasaalang-alang. No way. When God calls us, okay, when God calls us to be a preacher of the word, then let's preach the word of God without any hesitation. Kung anong pinapasabi ng Diyos, sasabihin natin. Bakit? Because all of us will be answerable before God. Mga kapwa ko lingkod. We will be answerable before God. Masasalang-alang natin patuloy ang mga sinasasabihin ng mga tao. We are messing up our calling. Mga kapatid, tingnan natin si David. Isa lang ang kanyang ninanais. And anything that comes from the world will never satisfy your soul. Will never satisfy your spiritual needs. Kaya nga po ang mundo, diba, temporary nga eh. Temporary lang ang kasiyahan nito. Kayo nagsasama-sama, kumain, napakaraming pagkain, temporary lang yan. Pag nabusog na kayong lahat, wala na. Pag sabi mo, kain pa kayo, hindi na po. Busog na po. Temporary, mamaya-maya, gutom ka naman, hanahanapin mo na naman yung pagkain. Yan lang lang kaya nabigyan ng sambibitan. Bago sasakyan, temporary lang yan. After 5 years, pababayaan mo na yan. Bahay, temporary lang yan. Anong ibig sabihin? Anything that comes from the world. Read my lips, please. Anything that comes from the world will never satisfy your spiritual needs. Only God, His Word, and His presence are able to satisfy your spiritual needs. And it will take you to eternity. Mga kapatid, this is the right time. Yung pag-ibig natin sa Diyos, pag-alabi na natin. At sa tamang paraan, sa tamang kaunawaan, gamit ang salita ng Diyos. So, pinag-usapan natin. Okay, di pa ako magsasawa. Ipukpuk natin ito para pinagpukpuk ng pako. How to build our intimacy with God. You treasure that relationship you have with God. You're willing to lose everything just to keep it. Ang ating kayamanan ay walang iba kundi ang relasyon natin sa Diyos. Magkaubusan na lahat, magkawalaan na lahat, pero yung relasyon mo sa Panginoon, kapatid ko kay Kristo, hayakan mo, ipaglaban mo. At kung ang kapalit niyan ay talagang ikawawala ng buhay natin, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kayang pumatay lang sa katawan, pero hindi kayang pumatay sa Espiritu. Matakot kayo sa kayang pumatay ng katawan at maging ng Espiritu magtambog sa isang impyerno. Yan po, walang iba kundi ang Diyos. Yes, the devil can hurt our physical body, but he cannot touch our spirit.
Nagkanawaan tayo. Gawin natin kayamanan. Mga mananampalataya, panawagan ko po di lamang sa, dito sa, nakikinig dito kasi sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Nasa atin na po ang pinakapayamanan na inaasam at tinahanap na maraming tao. At ito'y walang iba kundi ang relasyon, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kung kayo po'y nakikinig sa inyo, tinanggap na ninyo ang Panginoon sa inyong buhay bilang Hari, Panginoon, taga-tagligtas, congratulations! Taglay mo na ang pinakadakilang kayamanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, you nurture your relationship with Him to grow and desire His desires. It is where God can impart His nature to us and manifest His glory in our lives. Sample natin si Moses, di ba? So, ibig sabihin, first, you treasure. Pangalawa, you nurture. Lagaan natin, ang isang relasyon, okay, ay lumalago, tumitibay, lumalalim. Okay, mahalaga po yan, lumalago, tumitibay, lumalalim, nagkakaugat. Kasi sa ayaw mo sa gusto, every relationship, parang kahoy, susubukin po yan ng bagyo. At isang relationship susubukin ng bagyo, pag itong relationship na ito ay laging inaalagaan, okay, ng ating pagkikipagniig or intimacy sa Diyos, pagbubulay-bulay salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pag-apply ng salita ng Diyos, para kang puno na nakatayo sa batisan, palagi kang namumunga sa kapanahunan, at kung may bagyo mang dumating sa buhay mo, hindi ka maibubuhay. Bakit? Diyos ang kasama mo, Diyos ang kaagapay mo. At sa pamamagitan ng ating pag-nurture, pagpapalago ng ating relasyon sa Panginoon, ano po nangyayari? Diyan naman ng Diyos nakikita ang buhay natin na handang-handa na siya at kaya mo na handa ka na na tumanggap. Ikanyang ipo-pour out ang kanyang glory sa atin. Why? Because unless and until the glory of God is seen in the life of a believer, his testimony is not convincing. Magandang isulat yan. Unless and until the glory of God is not seen in the life of a believer, his life, okay, is not convincing. Kaya nga ho, mas marami yung katitisuran kaysa pagpapala eh. Because of this, not nurturing the relationship, not nurturing the relationship with God, kailan mo masasabi na minurture mo ng relationship mo sa Panginoon, nag-grow ka na, the moment you desire His desires. Wala na sa sarili. Kaya nga ang unang requirement ng Panginoon, kung gusto mo sumunod sa Kanya, deny yourself. Yan pa yung kauna-unahan eh. Matagal kong pinag-aralan, pinag-isipan. Bakit? Because hindi po din mag-participate ang self sa paglilingkod sa Diyos. When you do ministry, make sure the flesh doesn't participate. Kasi once na mag-participate ang flesh, pasok ang pride, last of the flesh, last of the eyes. We should know this. Number three, you feel at home in His presence. In His presence, the devil is off limit. So, ibig sabihin, if you want to build intimacy with God, make God's presence your resting place. Anuman ang pagsubok na daranasin mo sa iyo buong maghapon, anumang hamon sa buhay, meron ka ngayon, mayroon tayong lugar. Kumbaga taho sa cellphone, meron tayong charging station. In the spirit, it is none other than the presence of God. Recharge in His presence. Pag naroon tayo, nare-rejuvenate, nare-recharge, nare-align tayo, nare-adjust tayo para pagbalik natin sa libutan, we will bounce back strong to conquer and to take dominion. Ito po ang kailangan. You know, this message, very basic, very simple, and yet most forgotten. Bakit? Nasyado na tayong nalulula sa napakaganda at napakaganda na mga matitinding revelation. Kung gusto niyo pong isulat, maaari po. Basics are foundations. Ulitin ko, basics are foundation. Ang intimacy sa Diyos, isa pong pundasyon sa isang mananampalataya na siyang magpapatibay sa kanya at anumang mangyari, anumang sitwasyon sa buhay niya, hindi po siya basta-basta bibigay. Ito po ang isang demonstration na pinakita ng Panginoong Jesus habang siya narito sa lupa, yung kanyang intimacy with God. Mga kapatid, sino pa bang gagayahin natin
Mayroon din pong mga kapatiran tayo, mga kapwa mananampalataya na talagang malalim sa intimacy, pero wala pong ibang pinaka-perfect model maliban sa Panginoong Jesucristo. When the Lord Jesus Christ ministered to the people morning till evening, siya po'y pumupunta sa kanyang resting place. Madalas yung kanyang resting place ay mga hindi po komportabling lugar. Saan? Wilderness. Anong wilderness? Na-research ko, it's a place where no human being lives. Why only wild animals are there? But Jesus went to that place because naroon niya natatagpuan ang presensya ng Diyos. Pangalawa, maakyat sa bundok. And a mountain, before wala pang landscape, wala rin siyang mga paraphernalia na gamitin para sa pag-aakyat ng bundok. But, nakita mo yung ano, nakita mo yung lakas na binudulot ng intimacy ng presensya ng Diyos. Walang pakialam si Kristo kung yan ay walang landscape, kaya niyang akyatin yan. Bakit? Hindi dahil magaling siya, kundi kaya niyang akyatin kasi doon siya marirecharge, doon niya ma-encounter ang Diyos. The presence of God is the place of our encounter. At madalas po, literally, I said literally, madalas ma-encounter natin ang Diyos sa kanyang church. Kaya ang Panginoong Diyos mismo nagsabi, keep the Sabbath day holy! Nag-absent, huwag! Nag-absent. Kahit nang di na feel pumunta sa church, kahit nang hindi nakapunta ka. Kasi pag pumunta ka rin, doon mo ma-encounter ang presensya ng Diyos, doon ka ma-strengthen, doon ka ma-recharge. Kaya ang church napakahalaga. Hindi ka dapat nag-absent yan. Ngayon pa nag-absent ka, kapulit ng mga bagay sa libutan, nadaya ka ni Satanas. Mga kapatid, mahalaga ito. Kasi ang pangangaral na matalas, nakakasugat, ito naman ay para sa mga matitigas. Pag matigas na po ang ulo ng isang tao, hindi na po kaya ng mahinahong pangangaral, ay kailangan po makareceive ng matalas. If God is speaking to you tonight, this is not a coincidence. This is really a message intended by God for you. And it's up for you to decide if you will respond to it right or you will be offended. Pag na-offend ka, di ka na makikinig. Pero pag ikaw ay nagpakumbaba sa salita ng Diyos, at ngayong gabi, sasabihin mo, Lord, magre-repent ako sa aking pagkakamali at willing ako magsimula. If you are willing to change, God is more than willing to change you. That's the truth. Because God is a specialist of new beginnings. Diyan si Lord, espesyalista sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Ang tanong, willing ka ba? The most powerful life is a life lived in the presence of God. So pinag-usapan natin yung truth that we should know. Building intimacy with God is knowing what is His priority. First things first, the kingdom of God. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. When you speak about kingdom, it means king's domain. Pag sabihin king's domain, it means rulership. It means kingship. Establish natin. Establish the rulership of Christ. Tinubos tayo ni Kristo. Diba kinuwento ko nakaraan? Kung sinong tumubos doon sa pawn shop, sinong tumubos ng item, sinong may-ari? Lahat tayo nakakulong sa ahensya ng kasalanan, tinubos tayo ni Kristo. Si Kristo na may-ari ng buhay natin. Kung siya na may-ari ng buhay natin, dapat siya na rin na maghari. Katotohanan na hindi po alam ng karamihan. Si Kristo ba nag-ari sa buhay mo ngayong gabi sa lahat ng aspeto? Because there are also believers, they allow Jesus to be the king in their lives in some aspects, but there are aspects in their lives na silang nag-ari. Watch me now. Kung mayroong aspeto sa buhay mo na ikaw ang nag-ari at hindi si Kristo, yan ay open door para sa demonyo, para ikaw ay wasakit. Why not tonight? Okay, let go of everything, surrender everything to Him, to the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, para mas-shut down, para masara na ang lahat ng pinto para sa kaaway. Because if you shut the door against the devil and you open the door for God,
then expect a blessed, powerful, fruitful life that comes from God. Pag-establish natin ang pag-aari ng Diyos sa buhay natin, makapagmamuhay tayo sa sentro ng kanyang kalooban, ang tawag niya ang righteousness. At anong pangako ng Diyos? All these things shall be added unto you. Now, how to establish His rulership in our lives? Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. In the King James Version, it says, New King James Version, it says, this is the first commandment. Mga kapatid, kung kayo po yung mananampalataya at tinuturing mo, tinatawag mo ang sarili mo mananampalataya ni Kristo, you should do the first thing or the first commandment that God had commanded to all of us. And that is loving God with all our heart, loving God with all our soul, loving God with all our mind, and loving God with all our strength. Pag nagawa natin ito, then the rest will follow. Ulitin ko, pag nagawa natin ito, then the rest will follow. Blessings will overtake you if you obey and love God with all your heart, mind, soul, and strength. Mga kapatid, pagdating mo sa puntong ito, ay marami po ang mga nagkakaproblema. Because of lack of knowledge, the people of God perish. Kasi akala natin, sapat na yung sumuko kay Kristo, tanggapin si Kristo, may buhay na walang hanggan na ako. Hindi po yun doon nagtatapos. Ang tawag po doon sa ginawa natin na yun, simula. Ay hindi po tayo pwede magtapos sa simula. Pag nagsimula na, sunod na, ibig sabihin pag nagsimula ka na, kailan ka nagsimula, tinanggap mo si Kristo, sumampalataya ka sa kanya bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas, doon palang magsimula ang pagpoproseso sa buhay mo at sa buhay ko. At doon tatapyasin ang lahat ng kayabangan, kasamaan, kasalanan, bad habits, bad character. And it will take time. The process really takes time. At mapapagaling lang ang proseso pag ginawa natin ang unang utos ng Diyos. Ano ito? Mahalin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at pag-iisip. Malinaw, mga kapatid. At ganito na po ang klaseng pag-ibig na meron tayo sa Diyos. Ito may pa-Valentines pang iba sa atin eh. At ito yung pag-ibig na ito, pang tao lang eh. Ang pag-ibig ng tao, sa ayaw nyo at sa gusto, nagbabago. Madalas magbago. Nagliligawan pa, napaka-sweet. Nung mag-asawa na, sour na. Sweet and sour. Okay? Moving aside, balik tayo sa topic natin. Yung pag-ibig sa Diyos, ito yung tunay. Ito yung kinalulugdan ng Diyos. When it comes to God's love for us, hindi na po ma-question ng Diyos pagdating sa kanyang pagmamahal sa atin. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Gayun na lang ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sumampalataya, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Ang question dito ngayong gabi, nagawa mo ba ang unang utos ng Diyos? Ibang utos ang mga ginagawa mo. People also commanded us. There are people demanding from us. Bago ka sumunod sa tao, bago mo sundin yung sinasabi ng tao, tiyakin mo muna na nagawa mo ang unang utos ng Diyos sa iyo at sa akin. Anong klaseng pag-ibig? Pinag-usapan natin nakaraan sa Revelation 2:1-4, first love. Why first love? Because first love is pure. First love doesn't expect any return. Pag sinasabing first love, wala kang pakialam. Kung anong sabihin ng iba, wala ka rin pakialam. Kung ano yung pananaw sa'yo ng iba, basta sa'yo, Diyos lang ang mahalaga. Yan po ang first love. Before, wala tayong ministry, pupunta tayo sa church. Excited tayo magpunta sa church. Maagang-maagang gumigising. Bakit pag tumagal na? Late na palagi. Pag nakikinig ng salita ng Diyos, naiinip pa na yan tingin sa oras. Pag ganyan na po ang kalalagayan mo, may sakit ka na. Ibig sabihin, you are no longer spiritually healthy. At pag hindi ka spiritually healthy, pati yung reception mo sa mensahe ng Diyos, sa revelation ng Diyos, ay depektoso rin. Ngayong gabi, pinadala pa ako ng Diyos sa inyo para ipaalala. Oras na para bumalik sa tamang landas
Because you can be in the church, present in the church every Sunday, but your heart is so far away from Him, from God. So tonight, let us return to our first love. Now, tingnan natin ito. How to return? Okay, lagi natin tandaan. How to return from our first love? Mahalaga po itong restore our first love for God. Okay, ang sabi po rito sa Revelation 2 verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Mga kapatid, mahalaga ho na malaman natin ang pamamaraan. Madali hong isipin, ah, first love pala. Oh, sige, gawin natin. Ang tanong, paano? Mahirap pong bumalik sa first love mo sa Diyos nang ganun-ganun lang. Lalo na po, ah, kung kayo po nakikinig sa ngayon, matagal nyo nang pinabayaan. Matagal yung hindi inaalagaan yung pagmamahal ninyo sa Diyos, lalo na yung first love nyo sa Panginoon. Hindi siya ganun kabilis makabalik. Ulitin ko, hindi siya automatic at mag-prayer ka, mag-fasting ka, i-declare mo pa in Jesus name, hindi siya mabilis. Bakit? Because God is a just God. Kung matagal mo pinabayaan ang first love mo sa Diyos, ang pagmamahal mo sa Diyos, at nag-acquire ka ng iba't ibang pamamaraan sa halip na ang Diyos ang unahin, inuna mong sanlibutan, lahat ng yun ay nag-accumulate. Ang alin? Ang consequences. At ang bawat consequences sa maling gawa ay nagbibigay ng pahirap. Nagbibigay ito ng hindrances sa pagsunod mo sa Diyos. Malina po? So, hindi mo pwede sabihin, ay ngayong gabi nakarinig ako sa pangangaral na dapat pala bumalik sa first love para ako i-bless ng Panginoon and all this things shall be added. No, it's not easy. Because there are consequences that need to be paid. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng Diyos. Palagi natin gawin ang tama sa kanyang harapan, maging sa harapan ng mga tao. Upang naiwasan natin ang consequences. Every wrongdoing, every sin that we committed, there is always a corresponding consequence. And you will really taste the sting and the hardship of what you have done. But again, we have no other choice but to return to our first love. How? Number one, remember. Remember the first time you met and loved God. Alalang ba yung una mong na-meet si Lord? Nung una mong minahal ang Diyos? Kunting awitin lang, pumapatak na ang luha mo. Kunting basa mo pa lang ng Bible, nangungusap na ang Diyos sa'yo. Naalala mo pa ba yun, mga kapatid? Balikan mo yun. Sabi ng Lord, remember! Therefore, from where you have fallen, saan ka ba bumagsak? Ano ba yung dahilan? Bakit nawala yung pagmamahal, yung alab ng pagmamahal mo sa Diyos? Balikan mo. Balikan mo yung una mong ginagawa sa Diyos. Siguro kung kayo po nasa ministry, lapitan nyo inyong pastor. Magtapat kayo, sabihin nyo, pastor, nais ko pong gawin ang ministry, pero narinig ko yung mensahe ngayong gabi. Gusto ko munang fire up. Gusto ko munang i-fan yung flame sa heart ko, lalo na yung first love ko sa Diyos. Di po masama yan. Kumbaga, mas ma-appreciate kayo ng inyong mga pastor kasi nagiging honest kayo na i-build ang inyong sarili bago gumagawa ng ministry. Because if you will continue to involve in the ministry while you are doing the thing that is not pleasing before God, ikaw ang nagiging leaking vessel doon sa workforce ng church. Lagi niyang tandaan, sa spiritual na mga bagay, napakahalaga ho yung katapatan. Napakahalaga ho na tayo ay magiging tapat sa Diyos upang spiritually speaking, we will not allow, the devil cannot enter or cannot invade, okay, that open door. Kasi sarado eh. Pag ang buhay natin tama, pagmamahal natin sa Diyos tama, first love,
hindi ang demonyo makaka-penetrate. Mag-attempt man siya, mapu-frustrate lang siya. Yan ang trabaho natin. Sa gawain ng Diyos, sa church natin, ipu-frustrate natin ang demonyo. Tanong pa paano? First love. Hindi ni Satanas maisahan si Kristo. Bakit? Mahal ni Kristo ang Ama. To the extent sinabi niya, John 10:30, I and the Father are one. This is the goal of every believer. To be one with God, to be one with His Word. The Word become flesh in His life. Remember, balikan natin. Kung kailangan muna natin isang tabi yung ating ginagawa, I don't know if that is ministry, or I do not know kung meron kang ibang trabaho man yan, isang tabi muna natin. It's not time to face God and be honest to admit, Lord, I need you. I need you tonight. I need you. I really, really need you. Pag hindi mo ako, Lord, pag hindi kita ma-encounter, hungkag at walang kabuluhan ng buhay, be honest. Pangalawa, repent. When you speak about repentance, it means a change of mind from sin to righteousness. Ang repentance po, hindi lang ngayon nagsisina po ako, hindi. Pagbabago ng kaisipan mula sa kasalanan papunta sa katuwiran, mula sa kasamaan papunta sa kabanalan. Pagbabago talaga. Sabi ng Panginoon, repent. At anong gagawin mo? Redo. Ano po? Do the things you did at first. When you believe and accepted Christ, being on fire and have intimacy with God. Diba nung una? Wala namang ministry. Wala namang tumanggap kay Kristo at nakilala kay Kristo, nag-ministry agad. Anong ginawa natin? Nagbababad lang tayo sa salita ng Diyos, nagbababad tayo sa panalangin, nagbababad tayo sa presensya ng Diyos, at tayo nagiging committed sa gawain ng Diyos. Bumatalo tayo kahit anong oras, anumang... Ako, I can still remember, nung ako po ay nakaranas dito sa aming lugar, mataas wamba, but still, nilusong ko po, makarating lang sa gawain. Maaring tinitingnan ako ng iba, sobra naman to si Pastor Wilson, overacting naman. Kaso hindi lang mapigil eh. Bakit mahal ko Diyos eh? Hindi ako mapigil. Pwede ako sabihan ng iba, huy, sobra na yan. Baka na religyoso niyan, baka may katuwiran na mawag pumunta. Pero inaadyokan ako ng Espiritu ng Diyos, sinusundin ko. Kasabihin ng tao, yung talungutan ng tao, ay yung sinasabi ng Espiritu. Kinuha ko yung beta ko. Kinuha ko yung pamalo ko kasi pagbahaw, medyo may mga ahas. Okay lang yun, makarating lang sa gawain. Mga kapatid, pag mahal talaga natin ng Diyos, gusto natin bumalik sa first love natin sa Diyos, yes, there is a price to pay. Pero huwag ko kayo mag-alala, sulit ho. Sulit ho. Yung bayad na yung sakripisyo na babayaran mo. Nakabalik na lang sa unang pag-ibig mo sa Diyos. Please po, please, pakishare to. Kung mensahe na to, kailangan po to, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. So you remember, you repent, you redo. Gawin natin, huwag na muna, puro ministry po, huwag na muna. Gawin lang muna natin yung pinapagawa ng Diyos, yung mahalin siya. Tama na po, yun lang muna, yun lang muna. And lastly, return. Apat na, remember? Repent, redo, then return. Return to God and obey His word, 100%. Back, balik na sa basic. Diyos lang. And then, salita ng Diyos, 100%. Ano sinasabi ng Bible? Huwag mo nang labanan. Ano sinasabi ng Bible? Huwag mo nang, yan ba sinasabi ng Bible? Siguro, wala nang ganun. Tingnan niyo po ito. Ang Biblia, nagsabing huwag, kapatid, huwag kang manghas na gawin yan. Kasi nga po, yan po'y babala. Pag sinasabi ng Bible, gawin mo ito, gawin mo talaga. Bakit? Kasi pag ginawa mo, may kaakibat yan na pagpapala. Pag hindi malinaw sa iyo kung pinapagawa o hindi, gamitin mo principle. Yung prinsipyo. Ano bang prinsipyo niyan? Okay? Nag-gets natin? Hindi lugi ang magbalik sa ating unang pag-ibig. Okay. It will take time, take effort. Okay? Wala talaga, yun ang presyo eh. But we have no other choice.
If you want to be a victorious believer, gusto mo maging reality yung Romans 8:37 sa'yo. Ano ba yung pasok? You are more than a conqueror. First love. Diyan nakaangkla yung pagiging mananagumpay mo. Pag hindi tayo makabalik dyan, may warning po dito. Failure to restore and keep our first love for God results to the abortion of our destiny. I am not the one saying it. Ang sabi ng Panginoon, I will come to you quickly and remove your lampstand from that place unless you repent. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda ng kanyang mga panukala. Jeremiah 29:11, kabisado na natin. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kung may plano ka, may plano ang Diyos sa atin, napakaganda, Jeremiah 29:11, may plano rin masama ang demonyo sa iyo. John chapter 10, verse 10a. Kapareto siya para magnakamagwasak at pumatay. Kaya kailangan na nanatili tayo sa pagmamahal sa Diyos at sa ating unang pag-ibig sa Diyos. Kasi ang nagkakaroon po ng first love, ang isang taong in love, hayaan niyo pong gamitin ko ito, ha? Itong katagang ito dito sa Tagalog. Kasi bagay na bagay dito. Sabi natin, araw ng mga puso. Sabi, pag-ibig. Pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Pag iyong titingnan, parang ano ba naman yan? Ang ano, corny naman. Pero sa totoo lang, sa Diyos pwedeng gamitin, eh. When you speak about love, 1 John 4:8, God is love. O Panginoong Diyos, Diyos ng pag-ibig, pumasok ka sa puso ng isang mananampalataya. Mahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Sana ito po ang ating naunawaan at natanggap sa gabing ito. Ulitin ko, failure to restore and keep our first love for God results to the abortion of our destiny. The choice is yours. Father, in the name of Jesus tonight, I pray. Pray that you will open our hearts, open our eyes to see what you want us to do. Open our hearts to humble before you. Open our ears to hear the powerful message that we need to return to our first love. Because unless and until we return to our first love, our testimony is unacceptable. Father, I pray in the name of Jesus right now. Touch your people tonight. Lahat kami, Panginoon, ibalik niyo po kami sa aming unang pag-ibig. Maraming salamat po. And I pray that the Lord will continue to bless all the works of your hands. And your table will never run out of food. I pray that the fire from God, Holy Spirit, the flame in your heart will keep burning, and the Holy Spirit will fan that flame inside you so that you will be on fire for God, loving Him, obeying Him, and following Him. This is my prayer in the almighty name of Jesus Christ, our Lord and King, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Shalom.